dinig mo ang Panginoon na kinain ang kaniyang halal. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos.
titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit, pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nagangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit, darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit, darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito. Tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipagkaloob mo na aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Halingin mong ya, halingin mong ya, halingin mong ya, halingin Espiritong bumumuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon at ano ang nakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro.
tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang matuwid sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Magandang simulan po natin ang ating pagninilay sa tanghaling ito sa simpleng katanungan ko po sa inyo. Sino po sa inyo ang nakaranas ng punahin ng inyong kapwa? Meron na po ba? Marahil karamihan po sa atin, nakaranas na tayong pagsabihan, nakaranas na tayong punahin. At isang bagay po minsan ang masakit na tanggapin kung ang pinupuna sa atin ay katotohanan. Pero tila mas masakit kapag ang pinupuna sa atin ay hindi katotohanan. Meron po akong isang karanasan. Minsan po may isang nagsisimba na lumapit po sa akin. At ang sabi niya sa akin, alam mo, Father, tumataba ka. Kaya nung una sabi ko, masasaktan ba ako? Pero tumingin ako sa salamin. At pagtingin ko sa salamin, oo nga, no? Tumataba nga ako. Kaya napagtanto ko, wala akong kakayanang para magalit doon sa taong iyon. Pero mas tila mas masasaktan ako kapag sinabi sa akin, Father, alam mo, pumapangit ka. Ano? Kasi hindi naman siguro tayo pumapangit. Ano? Isang malaking o masakit na katotohanan minsan kapag may pumupuna sa atin at ayaw nating tanggapin ang pagpuna. Lalo na kapag ang pagpupuna sa atin ay hindi katanggap-tanggap. Lalo na ang pagpupuna sa atin ay walang katotohanan. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito? Dahil napakinggan natin sa ating ebanghelyo na si Jesus ay pinupuna din. Hindi lamang si Jesus ang kanilang pinupuna, kasama si Juan Bautista. Anong sabi nila kay Juan Bautista? Inaalihan siya ng demonyo. Ano ba ang misyon ni Juan Bautista? Ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kaya nga si Juan Bautista ay laging nasa ilang at sumisigaw na ang bawat isa'y dapat magsisi. Pero namuhay ng matuwid, namuhay ng tama si Juan Bautista. Namuhay ng naayon sa Diyos si Juan Bautista. Pero ano ang pagpuna ng mga tao sa kanyang paligid? Inaalihan na siya ng demonyo. Si Jesus, ano ang misyon ng Panginoon? Iparamdam ang pagmamahal ng Diyos. Iparamdam ang awa ng Diyos. Ngunit ano ang sabi sa kanya doon sa ating ebanghelyo? Pumupunta siya at nakikikain sa mga tao, sa mga publikano, sa mga makasalanan. At ano ang sabi sa kanya? Matakaw at maglalasing. Kaibigan ng mga publikano at makasalanan. Meron laging pagpupuna. At sa buhay natin, mga kapatid, tandaan natin, maraming pupuna sa atin. Pupunahin tayo kapag tayo ay gumagawa ng hindi tama.
pupunahin pa din tayo kahit tayo ay gumagawa na ng tama, kahit na tayo gumagawa na ng mabuti. Pero ano po ang panawagan sa atin sa araw na ito? Si Juan Bautista at si Jesus hindi tumigil sa paggawa ng mabuti at tama kahit marami nang pumupuna sa kanila. Bakit? Dahil mahal nila ang kanilang responsibilidad na nagmula sa Diyos. Mahal nila yung misyon na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. At ano ba ang misyon nila? Magpahayag ng pag-ibig. They love their mission because their mission is to love. At sabi sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang pag-ibig ay matiyaga. Love endures. At kung nandoon yung pag-ibig sa buhay natin bilang mga Kristiyano, walang pagpupunang hindi natin malalagpasan. Higit sa lahat, kung tayo ay gumagawa ng tama at kung tayo ay gumagawa ng mabuti at kung tayo ay patuloy na umiibig. Mga kapatid, sa buhay nating ito, hindi po lahat ng tao papalakpakan tayo. Hindi po sa lahat ng oras at pagkakataon ang mga tao pupurihin tayo. Pero dahil sa pag-ibig, ang lahat, higit sa lahat ang Diyos, patuloy na pagpapalain tayo. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kanyang awa at pagpupuri. In other words, we cannot please everybody because we were not born to please everybody. But we are born to give glory to God. Nilikha tayo upang magbigay papuri sa Diyos. At nagmumula ang papuri natin sa Diyos sa kakayanan nating magmahal at umibig. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tandaan natin sa buhay natin, laging nandiyan ang pagpupuna. Laging nandiyan ang pagtatama sa atin. Laging nandiyan ang mga taong hindi tatanggap sa atin. Pero mapaglalagpasan natin ang lahat ng bagay na ito dahil may kakayanan tayong umibig. Ang pag-ibig na ito ang tutulong sa atin upang laging magbigay papuri sa Diyos sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinapahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating sa diwa ng pagsisisi. Manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating habag ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mamamayan at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig.
tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa pag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Kung inapayatalak na mula sa'yo muling ihahati sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Duhay mo inalay, walang papantay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Walang sa binigay mong buhay, sa'yo puso'y inaalay. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, kung hinihagin sa kabuti, kunin at tanggapin palay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pagiliw iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kariyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo.
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mahal ng Diyos, sino ang makahihi? Mayroon ka bang nababati? Kung nanak, hindi niya'y pinagkalit. Nanawag sa mundo, nagdusa at tumanas ng ibong sakit. Huwin ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka sa pat ito upang ibalik o itinigis ng iyong anak para sa amin. Dakilang Diyos ay buti mo sa isang tulad mo. Masuwayin sa nais mo. Manpansin na kinang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, inatawad sa mga kasalanan ko. Sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka sa pagkito ang ibalik mo, is iyong anak para sa akin. Thank you.
Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko'y nagbago. Ang ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Inta sa dakila ang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka ng sapato upang ibalik mo ang iniis ng iyong anak para sa akin. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ng umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kasal. So, Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo inamatayan ay sa isang buwan ng kalimasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinuwan natin ang amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,